Noong huling bahagi ng 2007, unti-unti nang nagtatapos ang digmaan sa Iraq, idineklara na si Pangulong Bush ang nagtagumpay at itinalaga ang operasyon ng muling pagtatayo. Si Sergeant Matthews at ang kanyang spotter na si Sergeant Isaac ay ipinadala sa isang pipeline construction sa gitna ng disyerto sa Iraq. Ang lahat ng mga Amerikano na nagtatrabaho sa site ay pinatay, kaya't ang misyon nila ay hanapin ang salarin bago sila magpadala ng mga bagong builder. Ang mga sundalo ay nagtatago sa likod ng isang bungkos ng mga bushes at mga bato upang pagmasdan ang lokasyon sa ilalim ng nagbabagang araw at 20 oras na ang lumipas ngunit walang anumang nangyayari. Nagsimulang mawala ng pasensya si Matthews at nagsimulang isipin na wala nang natitirang mga sundalong Iraqi at kung isasaalang-alang ang mga nagkalat na katawan, ang site ay malamang na inatake ng isang koponan na umalis pagkatapos makumpleto ang kanilang misyon. Sinabi ni Isaac na walang mga palatandaan na nagpapahiwatig ng isang malaking grupo na gumagalaw dito at sinasabi na dahil ang lahat ng mga manggagawa ay napatay sa pamamagitan ng mga headshot, ito ay maaaring ginawa ng maalamat na profesional na Iraqi sniper na kilala bilang si Juba. Gayunpaman, iniisip ni Matthews na imposibleng mapatay ng sinuman ang ganoong bilang ng mga kaaway nang wala pang 30 segundo. Sa kalaunan, sa wakas ay napagod si Matthews sa paghihintay at bumaba upang tingnang mabuti ang lokasyon pagkatapos hilingin kay Isaac na bantayan siya. Ipinaliwanag ni Isaac na ang kanyang scope ay masyado ng malabo at inaasar siya ni Matthews dahil sa hindi nito pagpapalit ng mas maaga. Ngunit ang isang ito ay mahalaga para kay Isaac dahil ito ay pag-aari ng isang namatay na kasamahan. Pagkatapos ay pumunta si Matthews sa bawat katawan na naghahanap ng mga pahiwatig at nagsimulang maniwala sa teorya ni Isaac nang makumpirma niya na ang lahat ay namatay mula sa mga headshot. Pumunta siya sa gitna ng site upang alamin ang posibleng direksyon ng mga putok habang si Isaac ay nagmamakaawa sa kanya na umatras, ngunit biglang isang putok ang narinig at si Matthews ay bumagsak sa lupa na dumanas ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Desperado na tulungan ang kanyang kaibigan, tumakbo si Isaac pababa ng pazigzag na paraan upang maiwasan ang anumang paparating na mga bala, ngunit nang malapit na niyang maabot si Matthews, tinamaan siya sa binti. Walang pagpipilian si Isaac kundi iwan si Matthews at tumakbo para magtago sa likod ng sirang pader. Nagdurusa ngunit buhay pa, nakipag-ugnayan si Matthews kay Isaac at sinabihan silang tumawag sa base at humingi ng backup. Pero una, napansin ni Isaac na medyo kakilakilabot ang sugat niya sa binti, kaya tinalian niya ito ng sinturon para pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang radio bag at sinubukang makipag-ugnayan sa base para lamang matuklasan na wala siyang signal dahil binaril ng sniper ang antena. Biglang nakipag-ugnayan muli si Matthews sa kanya at hiniling sa kanya na hanapin ang sniper upang mapuntirian niya ito. Hindi pinapansin si Isaac nang binalaan niya ito na mapapansin ng sniper ang anumang paggalaw at muli siyang babarilin nito. Sinimula ni Isaac na gumawa ng butas sa dingding gamit ang kanyang kutsilyo upang ipasok ang scope, ngunit nasaktan lang ang kanyang kamay sa mga nahuhulog na bato. Pagkatapos ay sinubukan ni Matthews na abutin ang kanyang rifle, ngunit nahimatay siya dahil sa pagkaubos ng dugo. Dahil sa ayaw niyang magwakas tulad ng kanyang kaibigan, gumamit si Isaac ng isang talem upang alisin ang bala sa kanyang binti, na isang napakasakit na proseso, pagkatapos ay tinakpan niya ang sugat bago siya nahimatay. Maya-maya, nagising si Isaac nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa kanyang earpiece. Lumalabas na isa siyang opisyal mula sa base, at agad na sinimula ni Isaac na iulat ang sitwasyon at humingi ng mga medical na supply. Gayunpaman, nagsimula siyang maghinala nang tinanong siya ng opisyal ng mga kakaibang tanong, at higit sa lahat, hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanila ang eksaktong posisyon niya o tumayo at magpaputok sa hangin, sinasabi na para makita siya ng mga helicopter na ihuhulog ang mga supply. Sinabi ni Isaac na labag ito sa protocol at ilalagay siya sa panganib, at nang magsimula niyang bigyang pansin ang mga salita ng lalaki, napagtanto niyang hindi Amerikano ang kanyang tono. Ito ay si Juba, ang sniper, na nahak ang frequency ng radyo at sinusubukang gumawa ng bitag. Hindi ito nagustuhan ni Isaac at tinawag siya, ngunit sa halip na ibaba ang tawag, nagsimulang magtanong si Juba sa kanya na sinasabing gusto niyang mas makilala si Isaac. Sinubukan muli ni Isaac ang radyo, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Pinipilit siya ni Juba na isagawa ang kanyang mga katarantaduhang utos at nang tumanggi si Isaac na makipag-chat pabalik, nagbanta si Juba na babarilin muli si Matthews, na delikado dahil may posibilidad na buhay pa siya.
Sumang-ayon si Isaak na makipag-chat saglit at hiniling kay Juba na mauna habang nagsisimula siyang gumuhit ng mapa ng site sa lupa upang kalkulahin ang trajectory ng bala at hanapin ang posibleng lokasyon ng sniper. Sinabi sa kanya ni Juba na isa lamang siyang regular na mamamayan ng Iraq na gustong iligtas ang kanyang bansa at hiniling kay Isaak na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Isaak na masyado iyong personal. Pagkatapos ay pinagtawanan ni Isaak ang pangangatwiran ni Juba na sinasabing pinatay niya ang mga tao na talagang nagsisikap na paunlarin ang bansa sa pamamagitan ng pagdadala ng mga paaralan, pipeline, at mga infrastruktura na magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ito ay nagpatawa kay Juba at ipinaliwanag niya na ang perang makukuha dito ay ibabalik sa USA sa kalaunan. Habang lumilipas ang oras, patuloy na nagtatanong si Juba. Ngunit patuloy na tumatanggi si Isaak na magsabi ng anumang personal tungkol sa kanyang sarili, kaya nagbanta si Juba na babarilin muli si Matthews. Gayunpaman, hindi na siya pinaniniwalaan ni Isaak. Upang patunayan na siya ay mapanganib, sinabi ni Juba kay Isaak ang pangalan ng dating may-ari ng scope at siya ay patay na, na inulit ang naunang pang-aasar ni Matthews. Ibig sabihin ay nakikinig si Juba sa kanilang mga pag-uusap mula nang dumating sila. Gamit ang kanyang scope, napansin ni Isaak ang isa sa mga patay na lalaki na may dalang radyo at kinaladkad niya ang kanyang katawan sa gilid ng dingding, ngunit hindi man lang sapat ang isang piraso ng kahoy para maabot niya ito nang hindi inilalantad ang kanyang sarili. Sumunod, sinubukan ni Isaak na uminom ng tubig mula sa kanyang bote ngunit nakitang wala itong laman dahil sa isang butas dito na kinumpirma ni Juba na sinadya niya. Inamin din niya na wala siyang pinalampas na mga tira, partikular niyang binaril ang bote, ang antena, at binti ni Isaak upang ilagay si Isaak sa isang hindi maiiwasang sitwasyon at mamatay siya ng dahan-dahan na ikatutuwa niyang marinig sa pamamagitan ng radyo. Nang matagpuan ni Isaak ang bala na tinanggal niya sa kanyang binti, tiningnan niyang mabuti at sinimulang kalkulahin ang modelo ng armas na mayroon si Juba sa pamamagitan ng pagtatanong. Tinawag din niyang terorista si Juba, na muling nagpatawa kay Juba habang sinasabi niya na ang mga Amerikano ay ilegal na nagpapasok ng mga armas sa bansa na handang pumatay ng mga tao. Habang nagsasalita si Juba, gumawa si Isaak ng ilang mga kalkulasyon at tiningnan ang kanyang scope upang sa wakas ay makarating sa conclusion na nagtatago si Juba sa ilalim ng malaking tambak ng basura. Siya ay nasa ilalim ng malupit na kondisyon sa loob ng mahabang panahon, hindi pa babanggitin ang labis na init, ibig sabihin, ang tao na ito ay tunay na ang profesional na sniper. Gayunpaman, itinanggi ni Juba na siya ang sikat na sniper at muling sinabing siya ay isang regular na Iraqi na tao. Sa paghusga sa kanyang accent, nahulaan ni Isaak na si Juba ay isang dating opisyal ng hukbo ng US na nagtaksil sa kanila, ngunit pinawalang bisa din ito ni Juba at ipinaliwanag na pinapatay lamang niya ang mga tao na unang umatake sa kanya. Bilang kapalit, ibinahagi ni Isaak ang kwento kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya at kung paano sila sabay na naging sundalo sa kanilang pagtanda. Sa lalong madaling panahon ang kawalan ng tubig at pagod ay nagsimulang magkaroon ng matinding epekto kay Isaak na bumagsak sa lupa nang marinig niyang sinabi sa kanya ni Juba na ididikit niya ang kanyang dila sa kanyang dibdib. Kasunod, sinubukan ni Isaak na linlangin si Juba sa pamamagitan ng paglalagay ng jacket at helmet sa kanyang rifle at iwinagayway ito sa itaas ng dingding, ngunit hindi nahulog si Juba sa bitag. Sa halip, nahulog ang helmet sa kabilang panig ng dingding, kaya ngayon ay hindi na mapoprotektahan ni Isaak ang kanyang ulo. Sa kabila ng ganitong malaking pagkakamali, ang lugar ng pagbaril ay ang nagpapaiyak sa kanya. Lumipas ang mga oras, si Isaak ay naging desperado upang subukang makipagsapalaran. Tumakbo siya patungo sa isang katawan na nakahandusay sa lupa at ninakaw ang kanyang bag at radyo bago tumakbo pabalik sa dingding habang iniiwasan niya ang lahat ng mga bala na direktang binibitawan sa kanya ni Juba. Sa bag, nakahanap si Isaak ng tubig at ilang candy na agad niyang nilamon, ngunit sa kasamaang palad, hindi rin gumagana ang radyong ito. Pinarusahan din siya ni Juba para sa panganib na ito sa pamamagitan ng pagbaril sa dingding na labis na sumira sa kanyang scope. Biglang narinig ni Isaak ang ilang kaguluhan na nagmumula sa kanyang earpiece at napagtanto na ito ay si Matthews, na buhay pa. Isinigaw ni Isaak ang lokasyon ng sniper sa kanya, at agad na kumuha si Matthews ng isang piraso ng bakal upang magamit upang tingnan ang tambak ng basura. Habang si Matthews ay gumagalaw ng napakabagal upang kunin ang kanyang rifle, pinapanatili ni Isaak na magambala ang sniper sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya at nalaman niya na si Juba ay dating guro sa Baghdad.
Nang mapatay ang kanyang mga estudyante sa panahon ng pag-atake ng mga Amerikano, nagpasya siyang maghiganti. Ang pader na pinagtataguan ni Isaac ay ang mga guho ng nasabing paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Juba si Isaac habang patuloy niyang dinadala ang nasirang scope, ngunit dahil ayaw sumagot ni Isaac, nagbanta si Juba na babarilin muli si Matthews. Desperado na iligtas siya, ipinagtapat ni Isaac na iniingatan niya ang scope sa memorya ng kanyang dating kaibigan na namatay dahil sa isang pagkakamaling ginawa ni Isaac at nakaramdam rin siya ng pagkakasala. Samantala, inilagay ni Matthews ang kanyang rifle at tinutukan ang tambak ng basura. Pinaputok ang lahat ng mga bala na mayroon siya habang binabaril din ni Isaac upang magkunwaring nagmumula ang ingay sa kanya. Nang i-reload na ni Matthews ang kanyang baril, bigla siyang binaril ni Juba na tinamaan siya sa balikat. Hiniling ni Isaac kay Matthews na gumapang patungo sa kanya upang makapagtago sa likod ng pader, ngunit sa kasamaang palad, nang lumapit si Isaac sa gilid upang tumulong, binaril ni Juba si Matthews sa ulo. Kinailangan siyang panoorin ni Isaac na mamatay at sa wakas ay mawalan ng pag-asa na nagsasabing gusto na niyang umuwi. Ipinaalam ni Juba kay Isaac na kung gusto niyang umalis ay hindi niya ito babarilin, ngunit si Isaac ay nag-aalinlangan. Nang maglaon, tinanong ni Juba si Isaac kung bakit nandoon pa rin siya kahit tapos na ang digmaan. Tumigil sandali si Isaac bago sumagot na nandoon siya dahil siya ang pumatay sa dati niyang kaibigan. Lumalabas na hindi niya sinasadyang nabaril ang kanyang dating partner na sniper habang sinusubukang patayin ang isang kaaway, at si Isaac ay nagsinungaling tungkol sa lahat na sinasabi na ang kanyang kaibigan ay pinatay ng mga masasamang tao. Biglang narinig ni Isaac ang ilang ingay na nagmumula sa radyo at nagmamadaling tiningnan ang signal na masaya na marinig ang mga pag-uusap na nangyayari. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang kaligayahan dahil habang nakakarinig siya ng mga boses, hindi siya makapagpadala ng anumang mensahe dahil sa pinsalang natamo ng radyo. Sa gulat ni Isaac, sumali si Juba sa narinig niyang pag-uusap at ginamit ng lalaki ang pangalan ni Isaac para humingi ng tulong. Sa wakas ay napagtanto ni Isaac na sa lahat ng oras na ito, hinak ni Juba ang mga komunikasyon ng Amerika, nagpapanggap na isang sundalo na nangangailangan ng tulong upang maakit ang mga backup na koponan sa lugar at madaling patayin silang lahat salamat sa sorpresang atake. Sinubukan ni Isaac na pigilan ang pag-uusap ngunit hindi nagtagumpay. Maya-maya, nagising si Isaac sa sakit na nararamdaman dahil sa isang uwak na tumutukas sa kanyang sugat sa binti. Nang makitang kahit ang mga ibon ay nag-iisip na siya ay patay na, nagpasya si Isaac na makipagsapalaran at kinuha ang rifle ni Matthews gamit ang ilang lubid at isang stick, pagkatapos ay itinutok niya ito sa tambak ng basura. Sa sandaling iyon, dumating ang mga helicopter sa lugar at inihayag ang lokasyon ni Isaac nang hindi nalalaman na ito ay isang bitag. Sa pagnanais na iligtas ang mga paparating na sundalo, itinulak ni Isaac ang pader para gumuho ito, na lumikha ng kurtina ng alikabok na nagpapahirap kay Juba na makuha ang lokasyon ni Isaac. Sinimula ni Isaac ang pagbaril sa tambak ng basura nang hindi alam kung natamaan niya ang kanyang target o hindi. Upang malaman, sa wakas ay tumayo si Isaac mula sa kanyang kinalalagyan at nagulat siya nang mapansin na hindi ginagamit ni Juba ang pagkakataong ito para bumaril. Naniniwala si Isaac na mabisa niyang napatay si Juba. Di nagtagal ay dumating ang mga helicopter at mabilis na dinala si Isaac sa isang stretcher na agad na nagbigay sa kanya ng medikal na atensyon. Sinubukan ni Isaac na sabihin sa kanila ang tungkol kay Juba, ngunit hindi siya marinig dahil sa ingay mula sa pag-alis ng mga helicopter. Biglang nagsimulang bumaril sa kanila si Juba, na pinatay isa-isa ang mga sundalong medikal bago natamaan din ang piloto. Mabilis na nahulog ang helicopter at bumagsak sa lupa, na agad na pumatay kay Isaac na nagpahintulot kay Juba na tuparin ang kanyang salita na hindi niya babarilin si Isaac. Pagkatapos ay muling hinak ni Juba ang mga linya ng USA at nagpanggap na isang sundalong Amerikano upang akitin ang kanyang susunod na pangkat ng mga biktima. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.